Sister ni Lerms, may nakakakilabot at kwento sa burol nito. Totoo nga bang nagparamdam si Lerms sa kanyang kapatid na si Leslie? Labis na naiyak ang marami sa kung ano ang nangyaring ito na nakita at naramdaman ni Leslie sa burol ng kapatid na si Lerms. Naglabas nga kamakailan si Leslie ng kanyang sama ng loob sa social media na bukod umano sa pagdalaw sa burol ng kanyang ate na si Lerms at kuyang si Arvin, nagpadala raw muna ng lechon belly ang umano'y asawa ng mastermind. Sa Facebook post si Leslie Lulu Manabat nitong Miyerkules lamang, ibinahagi niya na hindi raw niya kinayang pagpunta umano ng asawa ng umano'y mastermind sa burol ng mga biktima maging ang pakikibalita raw nito. Kabilang sa naturang post ang mensahe umano ni Joanna Marie Perez, asawa ng umano'y mastermind na si Anthony Limon, na nakikidalamhati siya sa pamilya. Ani Leslie, di ko kinaya yung nag-follow at nakikibalita pa at pumunta pa sa burol. Ang masaklap kung mari ka pa. Ba't di ka nalang nakiusap? Yung binayad nyo dun sa gunman, sana binawas nyo nalang sana yun sa mga utang nyo. Dagdag pa nito, ninang ka man na nasabi pero walang awa mong tinanggalan ng magulang ang pamangkin ko. Ngunit ano naman kaya ang nakakakilabot na kwento ni Leslie sa burol ng kanyang kapatid? Maliban nga sa ilang naramdaman ni Leslie na kakaiba sa kumare ng ate niya na si J.M. Perez noong dumalaw ito sa burol, isa sa pangitain ang napansin nito noong lumabas na si J.M. Perez sa lamay ni Nalerms. Gulat nga ang madla na maging ang bagay na ito ay pangitain na rin sa karumal-dumal na nangyari sa mag-asawa. Mababasa nga sa isang comment ni Leslie sa mismong post nito. Aniya, nung pumunta ka sa burol, nung palabas ka na sumama pa yung butterfly. Maraming netizens nga ang tila kinilabutan sa nakitang ito ni Leslie sa burol ng kanyang ate. Sinundan siya ni Ma'am Lerma, kinukonsensya siya. Yun na yung sign, nakakatakot ang ganyang kaibigan. Siguro po pinapaalis siya ni Ma'am Lerms, baka sabi niya huwag ka na bumalik dito sa burol namin. Si Ma'am Lulu na yung butterfly sinasabi na ano nakita mo na kung ano ginawa niyo sa amin. Sa comment section pa nga sinabi rin ni Leslie na kinutuban daw siya nang pumunta sa burol si J.M. Perez dahil nagtagal umano ito roon. Parang wala lang, nag-chat at nag-follow ka pa sa akin at nakikisimpatsya na parang inosente. Saan ka kumukuha ng kapal ng muka? Kinutuban ako noong pumunta ka sa burol kasi nagtagal ka. Nakikibalita ka siguro kung may alam na kami. Saan mo hinuhugot yung kapal ng muka? Aniya. Samantala, magsasagawa pa ng investigasyon ng pulisya kung may kinalaman din umano si Joanna Marie sa pagpaslang sa mag-asawang Lulu. Based on the revelations po ng mga middleman po natin, is kapag nagkakandak po ng transaction ito pong si lalaki, kasama rin po niya yung asawa niya. Pero ang humaharap lang po is yung lalaki. But nevertheless, still i-validate po natin. Magkakandak po tayo ng investigation para po malaman natin kung sila bang mag-asawa ang may pakana ng krimen na ito. Ayon kay Police Colonel J.D. Maandal, Provincial Director ng Pampanga PPO sa isang press briefing. Mababasa naman sa isang post ngayon ni Leslie na hindi umano ito ang pangarap ng kanilang pamilya. Aniya, Lord sana matapos na. Di po namin pinangarap yung ganitong buhay, yung simpleng buhay at walang sakit, malaking blessing na po.